Hello mga Mars, kumusta? 1 week na lang, officially magsisimula na ang school calendar year 2020-2021. Handa na ba kayo? Handa na ba mga estudyante natin? Quick check muna tayo mga Mams. Number 1, na-ready na ba natin ang kanilang daily schedule? Na-train na ba natin sila sa kanilang pagising? Schedule ng pagkain, oras ng pag-aaral, oras ng pagtulong sa gawaing bahay, and of course, oras ng pagtulog. Napaka-importante nito dahil alam natin sa panahon ng pandemic na iba ang lahat ng ito. At hindi siya basta-bastang natatapos or na nababago. So it takes a week or two before we can prepare them to return to the normal, no, ng pagising at pagtulog. Number 2, atin na bang naiprepare ang kanilang study room or study area? Any area pwede, maliit man yan o malaki, basta ito ay conducive at hindi sila maiistorbo. So, napaka-importante na meron silang place for study. Number 3, how about their materials? Na-prepare na ba natin yung mga materials na kailangan nila, katulad ng notebook at papel? Kailangan pa rin nila itong mga Mams, kasi kailangan nilang i-record yung kanilang mga accomplishments. Kailangan pa rin nila magkaroon ng mga papel para sa mga exercises and activities bago nila ito i-transfer sa kanilang mga module or bago nila i-encode sa kanilang mga soft copies. So, importante yon. And of course, hindi mawawala ang ball pen and pencil. Maliban dyan, ang art materials napaka-importante. Any coloring material, and of course, kasama niyan mga gunting, ruler, paste, at kung ano-ano pa na ginagamit natin sa arts. Alam naman natin kahit saang subject kasama yan. And of course, may other materials tayo na nagsisilbing pantulong, katulad ng calculator. Ang hirap kaya mag-square root manually. Hirap nun. Kaya niyo yun mga Mams? So, kailangan nila ng calculator. Kasi kailangan nila yun sa mathematics, kailangan din nila sa science yun, and of course, sa TLE, kailangan din nila. Maliban dyan, of course, nakailanganin din nila yung mga reference materials. So, periodic table of elements, yung conversion table, of course, yung Philippine map, world map, basic lang yun na kailangan nila. Kung may dadagdag pa tayo, mga libro, maaaring may mga naitatago tayo mga libro dyan, kahit luma na yan, nagagamit pa rin. Sinagay natin dun sa kanyang study area para available siya pag kailangan. So, may mga information pa rin silang makukuha doon. At kailangan meron silang lalagyan doon ng kanilang mga gamit para sa compilation and para sa mga material sila sa pag-aaral. And number 4, very important ito. Kasi yung communication natin sa advisor, sa mga teacher bawat subject, ay dapat na-establish natin kahit anong mode of communication. Pwedeng through cellphone, text, call, pwedeng online, pwede rin by meeting. Pero siguro, sa mga yon ang pinakamadali at convenient sa atin ay ang through text or through cellphone. Napaka-importante nito mga kapatid kasi ito yung pamamaraan kung paano tayo mabibigyang direksyon, paano tayo matutulungan ng mga guro na mag-facilitate, paano maipaliliwanag ang mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, at paano matutulungan ang ating mga estudyante. Importante yung tinatawag natin feedbacking. Kasi sa pamamagitan nito, madaling makapag-adjust ang guro sa mga susunod na gagawin ng estudyante natin.
So, malalaman niya kung saang bahagi ba ito nahihirapan. Therefore, makagagawa siya ng mga activities na may ili-level o may iaangkop sa kakayanan ng ating estudyante. So, kaya huwag natin pababayaan yung ating communication sa ating advisor and teachers. And of course, ito na yung new normal. Ito yung pinaka-tatatak sa new normal. Tayong mga magulang, tayo ang tatayong facilitator of learning sa bahay. So, sinabi ko lang facilitator, pero parang sinasabi na rin talaga na tayo na yung teacher. So, medyo, syempre, hindi tayo trained doon. No? Pero we have to be ready for that. Kailangan emotionally, physically, mentally, prepared tayo para doon. Dapat available tayo palagi kapag kailangan ng assistance ng ating mga anak. And with all the calmness and willingness, we have to assist them. We have to help them in any ways. Pwede tayong mismo kung kaya natin. Kung natin kaya, pwede tayong humingi ng kung sinong nasa paligid na alam natin may kakayanan. Kung may kakayanan naman tayo magbayad ng tutor, then pwede naman yon. Kung wala talaga, dun tayo, balik tayo dun sa communication with the teacher. No? So, quick check na rin kayo sa inyong mga preparations para sa ating school year 2020-2021. So, let's all be ready for that and make this kind of education a quality one. See you, mga moms!